So guys, nadidinig niyo naman po ako. God bless us all po. To God be the glory po. Patuloy-tuloy po, tapusin po natin ang sabay-sabay itong season 13, What is Written Truly Happened. Guys, thank you so much po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. To God be the glory po. Ingat po tayong lahat. Thank you po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Part 19 na po ito. Part 19 ng season 13, What is Written Truly Happened. So guys, balik tayo dun sa sinunda na part nito. Tuloy-tuloy po, pasadahan po ninyo itong Lucas 21, mag-uumpisa po sa verse 7, dire-direcho, Mark 13, Mateo 24, Matthew 24. Pasadahan nyo po yan, napaka-importante po yan, vital verses po yan, importanteng verses po yan about the tribulation, about po yan sa mga signs na ipinakita ng ating Panginoon sa napakaraming tao sa pagpipreach niya po bago po siya umalis 2,000 years ago. So, sabi po kasi nung iba na mga mabubuting mga ngaral, mga matutuwid na pare, mga matutuwid na mga ngaral ng generation natin, nag-iwan po sila ng legacy na talagang ang mag-ama nga daw po na yan ay gumagawa ng bagong langit at bagong lupa. Ay hindi naman po magagawa ng within 2,000 years ago lang ang langit at lupa. Ay million, billion years po yan. So, infinite nga po kasi ang ating creator eh. So, probability po, million percent po, talaga pong matatapos na yung ginagawa nila. Ayan po, personal kong POV. Papatapos na po yung bagong langit at bagong lupa. Kaya pabalik na po ang Panginoon. Kaya lagi po natin pagsikapan, guys, na talagang nandun tayo sa matuwid at makipot na daan na papunta sa mag-ama. Kasi nakakatakot po yung hindi tayo mapapasama sa sinasabing rapture eh, yung pong magiging chosen eh. Kasi sabi nga po, di po ba, paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga content ko guys na maigsing panahon lang po talaga yung tribulation na yan. Tanggapin po nating 7 years. Ngayon po, may mga dokument akong na-research, na mapanood, na tinandaan ko rin po na may nagsasabi pong crucial po yung 3.5 years ng tribulation. So, bago po dumating yung 3.5 years na yon, dapat po, sikapin po nating mapasama tayo dun sa iaangat ng Panginoon na hindi na natin makikita yung iba pang mangyayaring masasamang Panginoon dito sa lupa. Kasi napakarami pong mapapahamak na tao guys, nakakakaba po. Kaya lang, eh, kung talaga naman pong tayo nagsisikap na magpakabuti at magpakatuwid eh, so lagi po nating ipanalangin sa Panginoon na mapasama talaga tayo sa mga chosen. Sundan pa po ninyo, God bless us all po, to God be the glory po. Ingat po tayo pala.